What's up mga ka-plastic, and this is me again, Vic Su, para sa Doc Vid, documentary video ng video live stream. First ever na documentary to about dun sa 7 days after sa bagyong Ulysses, na kung saan ay nasalanta ang Marikina at ating do-documentary ang nangyari sa Tabor Park, at tingnan natin kung ano ang nangyari. Kung mapapansin nyo mga ka-plastic, hindi na po ako nakadaan dun sa bandang unahan kung saan nandun yung estatwa ni Marikit, dahil punong-puno ng putik yan mga ka-plastic. At hanggang ngayon, one week ang nakakaraan, ganito pa rin ang sitwasyon sa Marikina River dito sa gilid mismo. Kung mapapansin nyo mga ka-plastic, talagang nasalanta yun. At napakalupit talaga ang bagyong Ulysses. Kung mapapansin nyo yung puno na yun sa bandang dulo, umabot na siya ng hanggang bakod ng tugon sa bandang Provident yata yan. At yun, makapal pa rin ang putik. At tingnan nyo po yung basura na nakadikit doon sa puno. Indikasyon yan na napakataas ng baha na dumaan dito sa Marikina River. At ngayon, lalakarin natin mula dito, kasi doon sa may bandang statue ay hindi siya madadaanan kasi napakakapal mga ka-plastic. Yan, kung makikita nyo yan. Yan, punong-puno ng basura. Hindi na matatanggal basta-basta yan. Siguro mga 3 weeks pa, o sabihin na nating 2 buwan, masisira o maayos pala tong Marikina River o yung riverside. Talagang napakalupit ang hagupit ng bagyo. Kung ikukumpara to sa Ondoy ay halos magkapantay na sila. Yan. Yan, makikita nyo yan mga ka-plastic. Yung basura ay naisampay na ng tubig ng bagyong Ulysses. Dun mismo sa taas ng puno na yan. Ayan . Talagang not fully recovered pa rin ang Marikina. Talagang hindi natin ine-expect na ganito ang abutin ulit ng Marikina, na akala natin na hindi na mauulit ang bagyong Ondoy. Ayan. Kung makikita nyo yung puno na yan, na kaya niyang tuklapin at patumbahin ng ganito lang. 1 week yan. November 19 na pala ngayon, simula nung nagbagyo. Halos 1 linggo na ang nakakaraan. Yan, napakakapal ng putik. Halos hindi ka na makakadaan dito . Magdadalawang isip ka kung gusto mo maglakad dito. Baka madulas ka lang. Kaya pinapakita ko lang po mga ka-plastic ang aktwal na nangyari dito sa Marikina River. At pupuntahan natin ang riverbank. Tingnan natin kung anong sitwasyon ng riverbank mall na kung saan ay naabutan din ng bagyo yun. Imagine nyo na yung baha ay pumantay mismo yung basura dun sa pinakamataas na bakod ng isang subdivision dito sa katabi ng Marikina River. Tingnan nyo po yun. Napakataas.
Siguro estimated natin yan mga tatlong tao ang taas ng bakod na yan. Tapos ganyan, inabot pa rin ng tubig. Ngayon, nagsisimula uling bumangon ang mga Marikenyo na kung saan ay siguro makakaya naman ng mga Marikenyo yan eh. Nagawa naman nila before sa Ondoy yan. Kaya makakaya din nila yan. Hanggang ngayon, ang level ng tubig ay hindi pa gaano mababa. Indikasyon yan na may mga natitira pang baha kahit 1 week na po ang nakalipas. Yan, tingnan nyo po yung statue na yan. Punong-puno ng basura. Yan. May pag-asa ka pa naman dumaan dito mga ka-plastic. Dito sa part na to. Basta tirik ang araw. Basta tirik ang araw, tuyo yung medyo, tuyo dito medyo ng kaputikan dito. Eh, makakadaan ka ng maayos. Siguro, naging masalimot ang kapalaran ng Marikina. Pero sa bandang ito, eh, nakaya pa rin nila na isalba ang kanilang buhay imbis ang kanilang gamit. Bagkos ang mga gamit ay kaya namang ibalik yun sa dati. Punta tayo sa ibang part ng Marikina, Riverside, para makita natin kung ano ang sitwasyon. Nakalampas din ako sa basang tubig na yun. At medyo natakot ako eh, dahil ilang kamali lang, diretso na ako sa river. At ito, papatuloy natin. Ito yung mga nasalanta ng Marikina River, kung saan ay ito ang iniwan ni Bagyong Ulysses. Yan. Talagang hindi pinatawad ng bagyo ang bawat dadaanan ng tubig nito. Yan. Punong-puno ng basura. Ganun ang resulta, mga ka-plastic, kapag tayo ay basta-basta nagtatapong kung saan-saan ang basura natin. At ang kakulangan ng local government ay lagi tayong gumagawa ng mga kalsada, national highways, inaasfaltuhan natin. Pero nakakalimutan din natin na gumawa ng sewage o yung daluyan ng mga baha, daluyan ng mga tubig para mabalanse ang dami o laki ng baha sa bawat lugar na dumadaan ito. Imagine that sa ibang bansa like America, may sarili silang daanan ng baha. Kumbaga, bukod pa sa subway, meron dun sa pinakailalim nila na kung saan ay napakaganda ng daluyan ng kanilang sapa dun. At yun, napakaganda nga dahil nakikita na alam nila na hindi lahat ng oras ay ganito ang sitwasyon ng panahon. Tirik ang araw. May pagkakataon din na babagyuhin tayo at uulanin. Kaya naisip ng ibang bansa like America na gumawa ng sariling daluyan ng baha. Kumbaga, naging alerto na sila at iniisip na nila ang mga consequences kapag gumawa ka ng maraming national highways o yung mga flyover. Mas ginastosan nila yun kasi kumikita ang gobyerno doon. Excuse me lang po sa local and national government. Pero sana kung sa opinion kong ito, hindi ko kayo sinisiraan. Bagkos sa sinasabi ko lang ito dahil ito lagi ang nagiging resulta na inuuna ninyong ibang mga bagay kaysa sa gumawa ng mga sewage, daanan ng mga baha, mga tubig na nakakalimutan nyo na. Kahit sa simpleng barangay nga lang eh. Hindi ko nababanggitin ang lugar kung alin yun. Hindi ko nababanggitin dahil baka siyempre mabash tayo. Meron kasing lugar na puro kalsada lang ang ginawa. Pero yung kanal ni hindi malulunod dun sanggol sa ginawa nilang kanal eh. Baga
iipa lang yung aso, binabaha na kami. Ganun kapangit ang sistema ng lugar na yon. Kasi nga, inuuna nila yung mas kikita sila dahil yung kanal na yon eh, hindi naman gaano ka-importante sa kanilang proyekto. Ang unahin nila ang proyekto is yung mga kalsada na maraming dumadaan ng mga sasakyan, mga pangnegosyante, mga deliveries at kung ano-ano pa. Ah, hindi ko naman sa sinasabi na ay may mga pagkukulang din ng gobyerno. Siguro tayo rin mga ordinaryong Pilipino ay may pagkukulang din dahil hindi naman naaabot sa ganito ang sitwasyon kung tayo ay marunong magtapon ng basura at marunong din tayo kumontrol ng ating itatapong basura. Kaya hindi sana mangyayari ang lahat ng yan dahil tayo nadadamay. Kaya may ginawa kang mali o tama sa pagtapon ng basura ninyo, ay tayo-tayo rin ang nagsasakripisyo. Pero mo, sa isang araw na malakas na bagyo, kaya niyang sirain ng buong Metro Manila, buong Luzon, dahil lang sa maling pagtapon ng basura. Hindi ko sinasabi ito na ako'y nagmamalinis, pawang opinion lamang. At kinikriticize ko yung mga tao na hindi marunong magtapon ng basura. At the same time, kinikriticize ko rin ang ibang mga local government na hindi nila pinagtutuunan ng pansin na gumawa ng sewage o tinatawag na daluyan ng tubig o sapa para ma-maintain o ma-prevent ang paglaki ng baha sa lugar. Kasi ang inuuna, kalsada. Kasi nga naman, may kwarta sa kalsada. Yun lang naman yun. At ito, Marikina River na ako. At ganito pa rin ang itsura. Hindi naman agad-agad ito malilinis eh. Kasi, tingnan mo, napakalawak ang nasira. Napakalawak. Kung makikita nyo yung lupa na yun, hindi ganyan ang itsura nyo before. Medyo angat pa yan. Nakagaya nito sa may kaliwa. Nakaangat ng ganon. Para siyang may cut. Yan, parang lumapad siya dala ng bagyo. Kasi ang tubig, kapag nanalansa na yan, kaya niyang kainin ang lahat ng nasa gilid ng lupa. Kaya kung kayo'y nakatira sa mismong tabi ng sapa o river, at doon mismo kayo nakatayo yung bahay ninyo, ay kayang-kaya niyang lamunin yun at tangayin kayo hanggang saan man nakarating yung tahanan ninyo. At medyo puputulin ko lang ang scene na ito dahil tatawid na naman tayo sa maputik at mabasang kalsada na to. At sigurado mahirapan akong tumawid dito mga kaplastik dahil tingnan nyo, basang-basa o makapalang putik na yung kaliwa at kanan. Kaya ito, challenge na naman to. Hanggang makarating tayo sa Marikina Riverbanks para makita natin ang sitwasyon. Stay tuned mga kaplastik. Mukha naman makakapasok na ako. Yung payo ko lang sa mga tao na mahilig magtapon ng basura sa maling paraan ay sana isipin nyo rin ang magiging resulta. At ito na nga yun. Dahil kung hindi nyo ginagawa ang mga bagay na ito, ay hindi natin mararanasan yan. Hindi natin mararanasan yan mga kaplastik. Kung dati, nakakadaan pa yung mga bisikleta rito. Kada segundo, makakasalubong mo yung mga nagbibisikleta, ngayon hindi na. Eh paano ka ba naman magbibisikleta mga kaplastik? Eh ganito yung itsura ng kalsada. Makapalang putik. Siyempre, habang nagpapadyak ka, tumatalsik yung putik sa likuran mo kung wala yung harang yung gulong mo sa likod. At titingnan mo nga itong paa ko, ay makapal na ang putik. Kahit anong ingat mo, talagang madudumihan ang paa mo.
Yan. Kung makikita nyo mga plastic, yung artwork na ginawa ng mga taga-Kalumpang ay nasira din. Nasayang din yung mga artwork na yan. Yung mga poster na yan. Yan o. Tumabingi na nga yung isa eh. Sa lakas ng daloy ng tubig. Inabot ba naman yung pinakataas dun? Na kung saan eh, nakatira mga tao dun. Ibig sabihin, tatlong tao ang taas ng baha dito. Diba nakakakilabot? Magkamali ka lang na dumaong dito, eh sigurado hindi ka na makakabalik pa dito. Dahil sa sobrang lakas ng current ng river part, ng ilog. Yan. Ang daming basura hanggang ngayon. Isang linggo na nakalipas. November 19. May mga bata pa rin, mga kaplastik. Pero chill lang. Alam naman natin mga Pilipino eh, sanay na sa mga ganitong tragedya. Kaya chill lang mga kaplastik. Yan. Ang laki ng sayang, no? Ultimo yung salaset nila sa bahay. Inabandona na. Doon mo malalaman na mga tao hindi na nila kayang isalba yung mga ganitong kalaking bagay. Siyempre, imbis na isalba mo to, siyempre buhay mo naman ng sarili mo. Sariling buhay mo naman na kailangan mong isalba kaysa sa bagay na yan. Dahil lang yan, kayang palitan yan. Kayang palitan ng bagay, pero yung buhay hindi na mapapalitan pa. Yan, ultimo washing machine, tinapon na lang. Mga cabinet, mga plastic wares, mga kung ano-ano pa. Ay siguro, kaya naman nilang bilhin yan. Napakasimple lang naman bumili mga plastic. Medyo mahirap na naman maglakad. Putik na naman mga kaplastik. Dito tayo. Yan. Yan lang naman ang technique. Paghirap kayong dumaan dito sa damo para hindi kayo maputikan o lumubog. Yan, may kutsyon pa. Talagang tulay ng kutsyon. Yan o, may TV rack pa o. Sawa-sawa na naman ang furniture sa benta niyan. Yan, naubos lahat. Ultimo yung mga table nila o. Study table na ano. Pati artboard ng Marikina. Naubos lahat yung nakadikit dun sa board. Naubos. Yan, tumumba pa sa lakas ng current ng ilog na ito. Tumaas ng hanggang tatlong tao. Imagine that. Na ganitong itsura ng river, Marikina River side ngayon. Matutulala ka na lang sa pangyayari. Kahit yung mga pananim dito sa may kabila, may mga pananim dyan eh, mga kaplastik. Naubos lahat o, naging parang buhangin na lang. Kaya kung makikita nyo yung mga buhangin na yan, yan yung mga putik dati. O, may mga alaala pa rito mga kaplastik o. Yan o, may alaala pang natanggal. Tignan natin i-expose kasi baka magalit yung nasa picture mga kaplastik. Pati yung mga alaala ng mga larawan na natangay na rin ng tubig. Sabi nga sa kanta, tinangay na nga ng hangin, pero ito tinangay ng tubig. Yan. Napakarumi pa rin ng Marikina River side. Siguro, yung mga tao dito sanay na rin. Kasi parang nakikita mo, masaya pa rin sila. Yan lang naman ang importante, yung buhay mo kaysa sa gamit mo. Aanin mo pa ang gamit mo kung ikaw ay wala na. Di ba? Yan, yung mapapansin nyo yan, yung kubo na yon, yung katabi nun, mga bukirin yan, mga pananim, natangay lahat, naubos yan. Imagine that, yung pinaghirapan ng farmer dyan sa may gilid ng ilog
naubos lahat yung mga pananim niya. Ganong kalupit ang bagyong Ulysses, mga kaplastik. Yan. Ano, kumpan? Babad mo nga! Huwag mo nga! Ayan. Kung mapapansin nyo, parang naging kortina na itong bakal na to dito. Paakyat sa hagdanan na yan. At alam ko may bakod yan eh. Ayan o. Yung bakod na yan, hindi sinanto eh. Oh, marami na naman po mang nasira. So ibig sabihin, mabenta na ngayon ang mattress sa panahon ngayon. Lalo na mga salaset at kung ano-ano pang mga furniture item. Kaya yan. Nakakalungkot isipin na kaya niyang tangayin lahat ang iyong pag-aari sa isang iglap lang. Sa isang gabi na yun. Eh mo, samot-saring problema ang dumaan. COVID-19, mga korupsyon sa gobyerno. Ayan. Inakbang ko na po ang malambot na putik na to na nililinis ng mga tao dito sa tabi ng Marikina River. Yan. Hirap, no? Maglalakad ka, ganito yung putik. Ayan, mukha na akong chocolate top. Plastic. Pero ganun pa man, kaya lang banlawin yan, Brad. Yan. Baka hindi na ako papasukin sa Marikina River Banks. Ganito itsura ng pa ako. Para ako nagsapatos ng putik. Palagay ko mga kaplastik, hindi na talaga ako makakadaan dito. Kasi, you know, kung mapapansin nyo, wala nang taong dumadaan doon. Pero tingnan natin kung makakadaan ako. Kasi parang hindi na. Oh, kakapal lang parang putik yata yung mga nandun. Medyo delikado na rin. Kaya titingnan na lang natin mga plastic kung kaya kong pumunta doon. Hugas-hugas muna mga kaplastik. Yan, wala tayong mahanap na tubig. Sa mga dumaan na po dito mga kaplastik, alam niya siguro na makinis tong daan na to dati. Ultimo yung concrete barrier o, na kaya niyang tangayin. Imagine that. Kung ang tao hindi kayang buhatin mag-isa yan, pero yung tubig kayang tangayin. Medyo amoy patay na hayop pa dito. At siguro ang patay na hayop na yun, ito yun. Yung janitor fish. Yan. Daming janitor fish dito. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung on para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastik.